ma'am, sir. Magandang buhay. Welcome sa Holastico TV. So ngayon, ang ating gagawin o ating episode ay gagawa tayo ng salted egg sa manok. Ito, salted egg ng manok. So ito ng white leghorn, yung mabibili sa tindahan o sa merkado, palingke. Okay? So ang ating equipment o ingredient, ito itlog, dalawang tray, so 60 pieces. Dalawang tabo ng lupa sa punso, ha? Lupa sa punso ang ginagamit sa pag babad o pag-imbak ng salted egg. At asin ng dalawang kilo. Okay? At itong balde na lalagyan pag mag-imbak na tayo ng 10 araw. So 10 araw lang to, hindi ito 15 days, 16 days, hindi. 10 araw lang ito pinaliit. Okay? So ito, didikdikin natin itong lupa. Ito, wala ay ang ating SRP nito is 12 pesos pag finished product na. So binibili natin ito ng 7 pesos kada isa. Okay, so ito ay maaring hindi tayo abot ito ng 100% profit margin. Okay, nasa 72% lang. Okay, so bagong kalimutan, at ito pala ang ating equipment din pagkatapos ng ating mamaya. So dito natin siya pasok. Okay, katapos dito sa balde at naka close siya at ilagay doon sa sulok. So anong pitsa ngayon? Pitsa kite. Okay. Kite 8. Okay. So okay, cut muna. Okay, ma'am, sir. Itong dalawang tabo dapat nito. So tunawin natin sa tubig. Okay, lagay isa. Okay, isa. Ito ay ating dinurog. Okay lang to kasi mamaya idaan naman natin to sa apoy. Okay, dalawa. Ito, 2 kilo. Ito, 2 kilong sin. Okay. Sa, huwag lang muna ubusin. Lagyan ng egg. Lagyan ng tubig. Okay, ma'am, sir, ang maring target natin ito sa ating marketing ang mga tindahan. Okay, so isa sa naisip ko noon kasi ang tindahan ko ay tumal. So naisip ko na gawing i-twist natin, no? So i-twist natin, kailangan at sila na magtinda para sa atin, no? So kung tayo lang matagal maubos dito lang sa bahay,
So kailangan nating i-pareseal sa so pareseal natin COD na to. Di na to pwede na consignment. So SRP nito ay 12 pesos sa finished product. So maaari nila naman nitong ibenta ng 15 pesos bawat isa. Kasi kakaiba to, hindi to katulad ng itlog ng bebe, no? Yung karaniwang na okay. Pupus na lang natin to. So gandahan nito sila nang magtinda, sino tayo, tayo nang mag-supply, so nasa manufacturing pa rin tayo. Okay, so kulang pa. So ang pagluto nito, so makikita nyo yan, video na din natin yan kung paano maglaga nito. Kasi pag hindi ka marunong maglaga nito, ubos to, magcrack to lahat, halos magcrack lahat. Kapag magcrack to, wala na, talo na tayo kahit isa. Kailangan maingat tayo nito kasi pag nabasagan tayo, wala na. Critical to eh. So hindi to ma-achieve natin ang 100% na profit margin. Kasi binili lang natin ang main ingredient, yung itlog. Pero meron akong plano nito. Meron akong pre-range farm doon sa ang naisipan ko pag umabot na yun ng 200 pieces na inahin. So araw-araw makakulik tayo ng itlog. So pwede natin ibenta ng itlog mismo at ito salted egg. So isa yung sa plano ko ng pre-range natin doon sa kabilang bahay. Eh, kabilang bahay ko doon sa bahay ng nanay ko, doon ko nilagay ang aking clearance native. So gandahan ito, native, masarap ang kanyang itlog organic eh. So siguro mas maganda din kung direct supplier tayo sa farm, kuha tayo ng doon tayo kuha diretso na sa farm kasi may patong pa nito ang distributor eh. So mas maganda sa farm kukuha. Makita natin ito, may potential talaga tong ocean to. Salted egg sa manok. Karaniwang yung mabibili dyan, salted egg yan sa baby. Ito, salted egg sa manok. At talagang masarap to. Tested na to. Ginagawa na ko to noong isang taon. So, ang lifespan nito, para sa akin, abot ito ng 2 buwan, no? Kasi meron akong iniwan na 5 piraso kasi nasa testing period pa ito. Kita ko kung ilang araw. So sa pag-research ko, 2 weeks daw sabi ni Google. Pero sa aking experience, umabot talaga ng 2 buwan saka siya mabulok. Eh, so matagal, 2 buwan sa mabulok. So idaan pa natin to sa apoy. Eh, okay. So doon muna sa apoy. Okay, cut muna. Okay lang sir. So na, idaan na natin sa apoy. Ito. So itong improvise natin na sandok. Kuwayan. Okay. So, bakit idaan sa apoy?
Pero yung bilog-bilog dyan kanina na hindi na ano ng tubig, malusaw to kasi mainit tong kumukulo na siya. Andan yan. So tingnan yung consistency niya. Yan. So kailangan lagyan ng konti noon kasi mag-evaporate yung tubig dyan. So lukayin hanggang matunaw yung bilog-bilog na lupa. So tatapos nito, palamigin pa. No, palamigin pa to. Madali ito kasi tindis lang to. Kasi ganito yung paraan natin. 2 kilo eh. 2 kilong asin. Okay, ma'am sir. So ito na. Palamigin na to. So tingnan niyo yung consistency niya. No? Yan. Palamigin po muna to. So, hinalukay ko lang para mabilis lumamig. Okay. So sakto nito ang tatlong 390 pieces egg. Kaya lang, 2 lang nabili ko. Ayun. Pwede naman 2. 3. Okay. Palamigin. Okay, ma'am sir. Malamig na. So, ito yung consistency niya. Ayan. So, ilagay natin. So, ito, ilagay natin dito itong plastic. Okay. Ayan. Kuha tayo dito. Ilang piraso. Pero ubusin natin to. Eh. So ganyan. Yan. Yan naka. Balot talaga siya. Eh, at saka i-file dito sa loob. Yan. So tindis lang to ha. Kasi pinaikli na natin kasi may iba tayong technique. Niluto natin yung eh so, ayan. So i-file dito sa loob. Ayan. Madali lang to kasi 2-3. So 17 March 17 ang bukas nito. So doon natin makikita. Ayan. So kailangan i-check nyo to, baka may crack. So ayan. Check nyo ang itlog baka may crack. Kung may crack, bulok yan, baho yan, okay lang yan. Yan naman yan, mahawa yung iba, siya lang yung mabulok. Pero kung may crack, wala na, talo na tayo. So kailangan talagang maingat to kasi madali lang itong mabasag. Iba to siya sa manipis lang yung shell niya. So ganyan. Pasok dito. Yan. Ganun. Dali lang.
paglaga din nito, meron din itong picnic para hindi mabasag. So, makikita nyo yan pag maglaga na tayo. Ito is mahaba tong video na to kasi may proseso tayo eh. Hindi to padalian. Ganito to negosyong to. So kailangan ito may supply tayo talaga ng itlog maganda. Kung maging fast moving to, maring mag alternate tayo ng isang linggo. Gagawa naman. So ang ginagawa ko dito, tinda-tindahan ko tong naalok sa lapit lang sa amin. At yun, kukuha naman sila. May 10, 20, isang 3. Maganda isang 3 na. So, pag makatikim ka nito, eh, talagang balik-balikan mo to. Yes, cut mo naman. Cut. Okay, man sir. Iubos natin ang mixture natin. Sayang, ha? At saka, i-enclose na natin to. Okay. So, ayan. Enclose natin. So, ayan. Ayan. Lagyan ng hangin. Okay. Ito ay plastic ng fertilizer. Ang sako. Recycle ko lang. Ito niya. Yan. Na. At ilagay na doon. Okay, ma'am sir, ilagay na natin sa madilim na lugar. Okay? Ganyan, yan, dito sa ilalim ng lababo. Okay? So, ayan. Maghintay tayo ng 10 days. Okay? Kung bago ka pa lang sa akin channel, pindutin mo na yan na kulay red. Subscribe para ma-notify ka sa aking upcoming videos tutorial. Okay, about business, negosyo. Okay? So, adios muna.